Then, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo pa Salamat, Senjo. hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinataka. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Alice Guo ay siniwalat ang mga tao na nasa likod ng kanilang pagtakas. Ito ay sa kabila ng pagkatakot nito sa pagbabanta sa kanyang buhay kung siya ay magsasalita. Pero sa video na ito ay inilahad ni Alice Guo ang mga tao na tumulong sa kanilang pagtakas. Nakakakaba na nga tagpo ang ating matutunghayan, panoorin natin. The letter answer, is that your signature, Alice? Pati. Doon sa under po ng picture po, signature po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pinirmahan po ng ganung dokumento. Confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. Ang NBI, iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one. Sen Joel. So sick and tired na whether Kapwa Ping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo doon eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints sa Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming siya ho yun, si Kapwa Ping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Kapwa Ping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilala mo Alice Kapwa Ping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun, di ba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, akin po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature. Hindi po na po. Ako nagtatanong doon. Hindi na ako nagtatanong ng Kapwa Ping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ni dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po pa ulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at ease ka. Papicture ka pang ano eh, di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mong umalis ng Pilipinas. Pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief. Really, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na... Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang masettle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Madam. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair? Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have Ms. Alice, isang huling sagot sa tanong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong
kay Senator Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko and the majority leader as well after Senator. Yun din pala yung gagawin mo at sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question. Bakit? Ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo po, hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan. Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Once again, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasight. Pero sa bawat meeting man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, wala natin siyang insight in contempt. Right now, Mr. Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung nirol mo ngayon lately, at saka... Yes, ang nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear, dahil tumakas siya. Si Knight, kailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Mr. Madam Chair, is pang-third na niya na contempt citation ito ngayon kung ayaw talaga niya mag-cooperate yung source ng kanyang threat. Alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga ba talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi ako pulis. Pero senador ko ngayon, hindi ko pa rin sasantuhin niya kung sino yung tao niya na nagtitreat sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before, Ms. Alice, sagutin mo yung tanong ni Senator Roy, Senator Loren, yes. And then the majority leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas ng mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon na ikaw, inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate? 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Sen. Loren. Sen. Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finala ng late registration of live birth si Alice Go, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung certificate, birth certificate na iyon. Kaya pinapa-cancel sa Office of the Solicitor General. And then, if I may just finish Sen. Rafi before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now, Majority Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival, beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader. To inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capastarlac of the said citation, Madam Chair.
Thank you, Majob. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo o Guo Hamping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we will coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, just in that particular communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Gua Huaping to appear before us, Madam Chair. Because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaulakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito, tulad na sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noon pa man, Madam Chair, at tutal na banggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration, kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang mga kasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan, yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration, ito, at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time, baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi. And we will pursue those points during your question time. So, Alice, ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakutsaba mo sa Pogo ay mga kakutsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na makaeskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, ba yun? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan niyo? Meron po kami sinakyan po na yate po. Actually, SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sino may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan yung sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable. Madam Chair, yung mga sagot. Senator Roy, with the permission of Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo? No, it is not okay, Miss Ari. Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat nyo na. Andiyan na yung papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, write it on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang.
At saka makadagdag, Madam Chair. Pasensya na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat. Sinong may-ari at protective institution sa ating bansa? You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Krame. Yes. Isulat mo na yung may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Po Let's take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client ninyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni si Turtulpo, matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan ito, walang solusyon itong imbestigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha nitong informasyon, hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana Pilipinas mag-nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Ms. Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings ng yate na sinakyan nyo, Ms. Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala po akong makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala po akong nakitang numbers kayo. Bakit ganun? No, so, nung gabing yon sa ang port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was the previous question. Opo. Yes, SP Pro Tem. Sa ang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang Manila? Port sa Manila? Opo. Metro Manila or... Metro Manila po. Metro Manila. So sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put on record, Madam Chair. Sunod? Just to put on record. San Joel. Just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now itong si Gua Hua Ping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan ng may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina pa po namin, kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang yes, lumapit pa Sen... kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narito? Tulungan po na komite para... At ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun ay yung mga kriminal na tumatakas ay hindi tumaulit. Yun lang pagtakas mo, gusto natin malaman. Pwede mo i-narrate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sen Roy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the roles of this committee by affording Ms. Alice Go executive session para makuha natin yung information na yan? Sabi niya? With all due respect, Sen Roy. I'm sorry. The Chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections. To the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we always dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to
to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Madam Chair. But in any case, yes, before Sendonoy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The Chair will call for... Okay, before the Chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siyang nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila ko wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya, hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po, hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po? Well, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. I am inclined, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayong information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung information na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng interview, yung isang mas harsh sa interview? Interrogation. Hindi ba natin pwede interrogate yan? Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Roy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. The word of caution lang sa mga colleagues ko. Kasi ako yung abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogado nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Huwag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa... profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa your job, your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Mayno. But for the record, for one, Attorney David is not just counsel to Ms. Alice but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka alis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka, pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan, Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Ms. Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP? Dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi nyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi nyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo? O gawa-gawa nyo lang. Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sam, hindi po ako gumagawa pa. Point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang itong death threat para hindi ka sumagot eh. Madam Chair. Ikot ho kami dito eh. Just one question. Sen Bong, Revilla, for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen,
kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local. Sinabi niyo na kanino local. So, local sagutin ang tanong ni Senbong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese? Yung nagde-detrate siya. Meron foreign, meron local Filipino po. So, both. Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Senbong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sens, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice, kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasi sinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Hingi lang po siya. Madam Chair, Before Sen. JV, yan, Miss Alice, isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen. JV. Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpare. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po, ha? Wag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa yate nung pag-alis niyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami sa malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya, yes po, malaking barko po siya. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Apo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latin na ba siya? African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganung usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino? Safety. Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim so, pa rin po. Anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi, anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So bago mag 10, so mga 9 p.m. or so. And pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. And then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong katagal? Po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Maka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi po ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Po. Sa mga 4 days kayo. Atrasan mo, sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po eh, nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Meron, wala po siyang bintana. Parang lang meron siya, o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, diba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, okay. Maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Ano meron? Nasa site lang po siya. Kahit na. Sa site, makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim.
Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw? To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin po. So, basta sabi mo mga apat na araw. Apo. Pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami sa maliit na bangka. Maliit na bangka. Apo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Igano po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami. Ano, nakapiring kayo? Ah, hindi naman po, naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen. Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In relation Joel. Lang, Madam Chair, doon sa big boat, Guawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, tatlo lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Oh, Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. Okay. So hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana po siya. Opo. So kayong tatlo lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley? Opo. Kayong tatlo lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen. Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa... Nakatakas na rin? Hindi ko po alam pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakalam mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari, nandito siya sa Pilipinas noon nung nag-usap kayo? Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasaan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Pilipino. That's impossible. Na imposible nga walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talaga. Nakinuha, nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito, nag-facilitate sa iyo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling ko. Salamat, SP Pro Temp. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo ha, narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ibang halaga. Bago si Sen. Joel, yung bawat ahensyang nandito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen. Joel. Sir, just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, anong bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya, pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. Hindi. But, Guawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So lahat libre? Wala pa akong binayaran po. Lahat libre? Wala po akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta, saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Anong sabi sa'yo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na mention po eh, pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan niyo rin po. Wala po kong kaso na isinampa sa'yo.
dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingin ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga tika-immigration? Alam mo yung mga tika-immigration? Immigration, wala po. Pilipinas. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansinko. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honor. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sen kong kailang po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan na hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo dito sa Pilipinas? Opo, Sen. Hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss hindi po sa public. Hindi nga, ang tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama. Pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo ng masama, hindi na kita tutulungan. Appreciate the presence of Sen. Grace. Salamat po. Yes, SP Pro Tem po na, and then Sen. Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalitaan mo ng masama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know? Andito po ako. Safe na safe po ako. Alam ko po yun. Yes. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Doon po ako nagwa-worry. Kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam nasaan ba siya. Sa Taiwan, Madam Chair. Ah, okay, SP. Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So pinagsalitaan ano? Ko po talaga siya na maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po yun, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no? Baka nagigilty na rin po siya. Isa lang. With the indulgence of SP Pro Tem. Sen Bong. Isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? Tumakas, o yung taong ito o sa papel, tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Oo nga, factual question lang. Ba't kailangan ka pa? Napakasimple lang. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the so way so itinakas po, ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So itinakas ka. So nung pag-alis nyo sa yate, sorry Sen Bong, quick ano lang. Yes. So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi rin? Okay.
Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo, yes gusto no mo lang. Na sanang umatras. Yes or no lang. Desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. Nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, nung una. Nung una. Tapos po. Nung pangalawa, ikaw nung pangalawa po, dahil meron po ako ulit mga naririnig na bamban. Hindi rin po ako big boss ng bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa pogo sa bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Sen, Madam Chairman, doon sa pogo, sa bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just to put into the records, no? Itong tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Mm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Madam Joel. Chair, Oluwak, yes, Madam Alice, ito bang... Nung bandang huli lang po. Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. Ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SB Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. So, okay. Maybe, Madam Chair, you can continue with your questioning. Yes, salamat, SB Pro Temp. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14, wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa Ombudsman. I'm just asking po kung nandito, kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14. Under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga pero anong July buwan? Po yun. July. Opo. Oo. So before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo. July, tama. July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi niyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na ganun sa interview. Kilala po. Mo ba? My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman, out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa Ombudsman case. May issue. Po. I am only asking you kung kilala niyo si Attorney Galicia. Sabihin niyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayon, tinatanong ng mga colleagues ko. Ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Galicia? Po. Ombudsman. Anong kaso sa hindi ombudsman? Hindi po pala sa ombudsman, sa DOJ po. Anong yung meron pong interview na tinanong siya at sumagot siya ng kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director,
Meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam so, Chair, wala po akong interview po about it po. Okay. Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Ms. Alice na kilala kanya. Any comment po ba doon? Madam, yung mic nyo, Attorney. Ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive summit, executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and the public safety. Eh, yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, ho, pero it's clear at least to Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi po, sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa'yo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it yun for? Yung pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong. Balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro... Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam. Hindi. Wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po. For my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit niyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po dun sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinuri po. Dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, matagal ko na po siya, hindi siya nakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal?